Magandang araw po. Akin po sa inyong ipapakita kung paano ang pag-online registration sa Philippine Identification System o Philippine National ID. Ito po ang website link, register.philseas.gov.ph. Tayo po ay dadalhin sa isang pahina na kung saan ipapaliwanag kung ano at para saan ang Philippine Identification System. Pakipindot po natin ang proceed. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay hihingaan ng ating valid cellphone number dahil dito po papasok ang ating OTP o one-time PIN para sa ating pagkakilanlan. Mahalaga po na valid cellphone number ang atin pong ibibigay. Pagkatapos pakipindot po ang blank box, may lalabas na captcha upang pagpapatunay na tayo po ay tunay na tao na nagre-register. Pagkatapos pindutin ang send OTP at hintayin ang one-time PIN na darating sa ating valid cellphone number. Kung wala naman po tayong cellphone number, maaaring pong gumamit ng valid email address at dito po darating ang ating OTP. Sa paggamit po ng email address, tandaan po natin na maaaring pumasok ang OTP sa ating spam folder. Kaya i-check nyo po ang inbox at kung wala naman, maaaring ito ay pumasok sa inyong spam folder. Pagkatapos po, pag inyong na-receive na ang inyong OTP, pakilagay po ito sa blank box at pindutin ang verify. Pagkatapos po nito, dadalhin po kayo sa isang pahina na kung saan ipinapaliwanag kung para saan po ang Philippine Identification System. Andito rin po ang disclaimer na hindi po kayo maaaring gumamit ng mga maling impormasyon sa paglalagay po sa application at registration form dahil ito po ay labag sa batas. Ngunit sa pagkakataon pong ito, sa ngalan ng pagbibigay ng impormasyon, ako po ay gagamit muna ng dummy account sa unang pahina. Ngunit bago mag-proceed sa pangalawa, ay akin pong papalitan sa taong akin pong ire-register. Madali at mabilis lamang ang pag-i-input ng mga information dito sa Philippine Identification System page dahil karaniwan nasa drop-down menu na ang mga information na kailangan mong ilagay tulad ng lugar kung saan ka nakatira. Isa po ulit sa pinaka-critical na information na ilalagay po natin dito sa page na ito ay ang ating cellphone number at ang ating email address dahil dito po lalabas ang information kung naging maayos po ang ating pagre-register sa Philippine Identification System. At kapag natapos na po tayo sa dalawang importanteng information na ito, atin pong balikan ang mga information na atin pong inilagay dahil maaari po tayong magkamali. At muli, pinapaalala na ang paglalagay ng maling impormasyon ay labag sa batas. Pagkatapos pindutin ang button na next para dalhin po tayo sa page na preview para po atin pong i-review ang mga information na atin pong inilagay kung ito po ay tama or mali at kailangan pong baguhin. So kapag na-check po natin na tama, atin pong pindutin ang box na maliit na nakalagay na I have duly reviewed the entries in this preview page. Pagka-click po, pakipindot ang save and exit. May lalabas po na mensahe na nagsasabing ang pagsisimula po ng appointment booking ay sa May 24 para sa mga select na local government unit. Hindi po ako familiar sa bagay na ito, ngunit maaring ito po ay ang pagkuha ng ating mga biometrics. Ngayon kung tayo po ay tapos na, may dalawa pong option na yes and no. Yes kung tayo po ay magre-register ng panibagong tao or no upang tayo po ay mag-exit na sa nasabing registration. Sa pagkakataong ito, magkakaroon po ito ng isang confirmation na kung saan nakalagay ang ating application ID ng ating ginawang pag-register. Atin po itong isave sa pamamagitan ng pag-screenshot. O kaya naman po, meron din pong information na papasok sa ating email address registered na tayo po ay successful sa pag-register ng Philippine Identification System online.
Maaring pakisave din po ang mensaheng ito for future references na maaring magamit po natin as info kung sakaling tayo po ay tanungin. Yun lamang po, maraming salamat at magandang araw.